Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ang aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay isang mahalagang gawain sa pagpapastol na sana ay mayroong kaalaman ang mga nagpapari, mga nagmamadre, mga nais maglingkod sa pamayanan sa pamamagitan ng pagpapastol, hindi lamang sabak ng sabak. No. Ang gusto kong batiin ang isang eskwelahan ng teolohiya at pastoral, nagsusulong nito at nagpapahalaga sa gawain ito ng pagpapastol sa pamamagitan ng participatory social investigation. Binigyang halaga ito ng eskwelahan dahil nakita nila na ito ay isang pamamaraan upang pagkilala sa komunidad. Ako din ay nagpapasalamat dahil I've been there for almost 26 years at ito ang palagi kong ginagawa, sinasamahan ang mga estudyante ng teolohiya at pastoral sa gawaing pagpapastol katulad nito. Kaya ang ibabahagi kong ngayon ay isang participatory social investigation na mahalaga sa gawaing pagpapastol. Ano ba ito, kuya? Ang gawaing participatory social investigation ay isang sama-samang pagtutulungan ng mga nananaliksik. Ibig sabihin, yung kung sino yung mga taong gustong malaman ang komunidad at ang komunidad mismo. Pero patungo sa pagkilala ng scientific way sa komunidad na inyong ginagalawan. No. Ginagamit din ito, hindi lamang mayroong panlipunan, no, panlipunang panalaliksik, kasi hindi ito pang sarili. No. Sa cloud nito ang maraming naninirahan sa komunidad upang malaman ang komunidad. So, sakop nito hindi lamang yung mga malapit sa simbahan o nakakaalam na, kundi target din ito yung mga wala pa rin kaalaman o know-how sa nangyayari. Para na, hindi lamang yung mga taong simbahan ang nakakaintindi, kundi maraming naaabot nitong pag-aaral na ito. No. Gumagamit din ito ng estilong scientifico, no? At mga practical, no? Hindi lang basta ura-urada sa larangan ng pag-aaral, at ang paggamit nito ay participant observation approach. So, merong binibigay yung participant na observation at yung mga tao din. No? So, joint venture ito ng gumagawa at mga komunidad. Una, inaalam nito yung kasaysayan. Ano ba yung kasaysayan ng komunidad? Kailan ito nagsimula? Ano ang pinanggalingan itong komunidad na ito? Ano ang kasaysayan? At maraming mga tools dito upang malaman. Siyempre, ang mga may edad na sa mga komunidad, sila yung pwede mong tipunin at magkaroon ng mga pagninilay tungkol sa kasaysayan. At marami ring mga pananaliksik nito ay nasa barangay.
Naalam din dito ang geografiya, topografiya at demografikong kalagayan ng community. So hindi lang basta-basta nagpupunta kundi inaalam kung ano yung mga basic informations. Inaalam din dito yung ano yung pang-ekonomiyang kalagayan ng komunidad, no? Kasi kailangan alam natin kung ano yung kalagayan ng lupa, no? Kung sa dito sa lungsod, no, maraming mga urban settlers at merong mga may titulo na, no, merong mga homeowners associations at marami pang iba. So iba't ibang klase ng usapin tungkol sa lupa. Binibigyan pansin din dito yung tubig, no? Ang usapin sa tubig, yung iba ba ay merong tubig na sa kanilang bahay, umiigib pa sa malayo, no? Yung iba, lalo-lalo na sa probinsya, merong dinadaluyan ng tubig at merong hindi. Merong sa puso, merong sa ilog kumukuha. At usapin din sa kuryente. Tinitingnan dito yung pampolitikal. Mga sino yung namumuno, mga organization, mga associations dito sa barangay. Kasi makikita mo kung sino yung lalapitan mo, kung sino yung mga magiging katuwang mo sa paglilingkod at paano din sila naglilingkod. So pampolitikal, hindi lamang involvement ng mga politiko ito, kundi ang mga taong nagnanais na tumulong sa pampolitikang kalagayan tulad ng mga magsasaka, mga mangingisda, no? Sa cultural aspect din, tinitingnan kung ano yung mga pinanggalingan ng mga tao dito. Sa isang lugar nga, sa isang napuntahan namin, merong karamihan ay mga taga Visayas, no? Kaya ang magiging pastoral mo dito ay mga Bisayan. Sorry po. At tinitingnan din dito yung pang-reliyon. Anong mga reliyon ang mga nakapaloob niyan sa iyong komunidad? No, may Methodist, may Baptist, may Iglesia ni Cristo, may mga Mormons, at iba-iba pang mga reliyon na naandyan sa kwan. At ano yung mga edukasyon ng karamihan? So, maraming mga aspeto ang tinitingnan dito sa isang scientific na pamamaraan. At binibigyang halaga din dito yung pangkalikasan na pananaw. Ano ang pananaw ng mga tao tungkol sa kalikasan? Ano ang pananaw ng mga tao tungkol sa LGBT? Ano ang pananaw ng mga tao sa iba't ibang ongoing process na mga grupo na sumusulpot ngayon? So, itong lahat ng ito ay nakakaroon ng mga pagbubuod at mga recommendations sa simbahan, sa komunidad, at nagkakaroon ng pag-alam kung ito bang mga data na ito ay angkop sa pagpapatawag ng mga tao muli upang magkaroon ng validation. So, validation at recommendation pastoral. So, ito po muna ang aking ibabahagi dahil masyadong mahaba itong gawain ito. So, sana po ay meron tayong natutunan sa isang participatory social investigation. So, ito po muna. Muli, si Kuya Nanding, maginhawang paglilingkod po sa ating lahat.